Pasado ang ating manok na si Kai Soto sa unang pagsubok bilang bagong member ng Koshigaya Alphas. Sa mga pre-season games ng Alphas, ay para bang bumuga ng apoy si Kai Soto sa kanyang mga dikit-dikit na mga impressive performance. Kai Soto is the hottest commodity sa Japan B-League. At Kevin Durant, mas bilip kay Kobe Bryant kaysa kay MJ. At yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, kasado sa unang pasabog niya being a new member ng Alphas. Sa lahat ng mga pre-season games ng Alphas, ay isa si Kai sa nag-deliver ng magandang laro. Pinapakita niya ang kanyang all-around game at kung gaano siya ka-skilled big man. Siya na ngayon ang pinaka-hottest big man sa Japan B-League and he is showing dominance every game. Para pangang nagbubuga ng apoy si Kai bawat laro niya and it says a lot kung gaano nakagaling si Kai ngayon. Kaya dahil dito, ay hindi na imposible ang paglalaro ni Kai sa NBA. FYI, meron pang possibility na matatawagan si Kai sa NBA dahil hindi pa nagsisimula ang NBA season at hindi pa opisyal ang lahat ng mga lineup ng lahat ng mga NBA teams. Siguradong marami pang mga minor changes na mangyayari in the coming days and who knows, baka makahabol pa si Kai sa NBA this season. Pero kailangan talaga ni Kai na magpakitang gilas na sa Alphas kahit sa mga tune-up games. Yes, napakaganda na ng mga pinakita ni Kai sa kanyang bagong team, pero marami pa rin nakukulangan. Kulang pa rin ang kanyang aggressiveness sa kanyang mga atake at may mga instances na panira na sana pero ipinasa pa rin niya ang bola. Dapat rin sigurong makikita ng coach ng Alphas kung gaano kalaki ng advantage ni Kai sa ilalim para ma-maximize ang kanyang full potential. Sakit kasi tingnan na may mga instances na napakaliit ang nagbabantay kay Kai pero hindi napapasahan sa kanyang mga sweet spots. Crucial rin kasi sa NBA dream ni Kai ang kanyang mga head coaches kung paano siya gagamitin. Pero let's give the benefit of the doubt dahil hindi pa nagsisimula ang regular season at baka nagtatago pa ng baraha si Kai Soto at Coach Anzai. At balitang NBA naman, sinabi ni Kevin Durant na mas mahusay na manlalaro si Kobe Bryant kaysa kay Michael Jordan. Skill for skill, kiss and match. Bagamat si Michael Jordan ay itinuturing ng marami bilang pinakadakilang basketball player for all time dahil sa mga nagawa niya sa loob at labas ng court na hindi pa napapantayan, naniniwala itong si Kevin Durant na mas mataas ang antas ng kasanayan ni Kobe Bryant. Para kay Kevin Durant, ang skill set ni Kobe ay mas malawak bagamat kapwa kilala sina Michael Jordan at Kobe Bryant bilang mga prolific scorers at mahusay na defenders, itinuturing ni Kevin Durant ang dedikasyon ni Kobe Bryant sa pagiging malikhain at technical sa laro ang nagtakda sa kanya sa itaas pagdating sa kasanayan. Totoo nga na si Kobe Bryant ay kumuha ng inspirasyon mula kay Michael Jordan at madalas sabihin na ninakaw niya ang mga galaw ni MJ. Well, hindi lihim na si Kobe Bryant ay hindi kabilang sa mga pinaka-physically gifted na manlalaro, hindi niya taglay ang malalaking kamay at mataas na talon ni Michael Jordan
at ang taas ni Magic Johnson, ang banayad na shooting touch ni Larry Bird, o ang dominating strength ni Shaquille O'Neal. Subalit kilala ang Los Angeles Lakers legend sa kanyang walang kapantay na sipag at dedikasyon. At nag-aral pa siya sa mga naunang mga dakilang manlalaro, particular na si Michael Jordan, na kilala bilang His Airness. Well, hindi lamang ginaya ni Kobe ang laro ni Jordan, pinino pa niya ito sa punto na mismong si MJ ang nagsabi na matatalo siya kay Kobe sa isang one-on-one dahil ninakaw ng Black Mamba ang lahat ng kanyang mga galaw. Pinahusay ni Kobe ang kanyang laro hanggang sa perpektong antas na nagbigay daan sa kanya na magtagumpay sa anumang dominanteng estilo ng laro sa liga. At ipinahayag ni Kevin Durant ang kanyang interest sa dalawang Flyers ng Dallas Mavericks na nais niyang makasama, na nagdulot ng pagkaosyoso ng mga fans habang papalapit ang pagtatapos ng NBA offseason. Sa loob ng ilang linggo bago magsisimula ang training camp, naghahanda ang Dallas Mavericks para sa isa na namang matinding laban sa isang masikip na Western Conference, kasunod ng kanilang kahangahangang paglalakbay sa NBA Finals noong nakaraang season. Sa kabila ng pagkatalo sa Boston Celtics sa loob ng 5 laro, mukhang promising ang hinaharap ng Dallas Mavericks. Sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay naging isa sa pinakamahusay na duo ng liga na nagpapakita ng kanilang magandang samahan at kasanayan. Samantala, ang mga role players ay umangat na nagpapatunay na sila ay maaring mahalagang karagdagang piraso sa kupunan. Ipinahayag ni Kevin Durant ang kanyang interest sa dalawang manlalaro ng Dallas Mavericks na nais niyang makasama. Si Paige Washington ay naging ibang klase sa pagpasok ng playoffs, at si Derek Lively II na nagpakita rin ng magagandang pagkakataon. Si Nico Harrison ay gumawa ng mahusay na trabaho sa pagbuo ng kupunang ito sa paligid ni Luka Doncic at Kyrie Irving. At gumawa siya ng mga hakbang ngayong summer para matiyak na meron silang magandang pagkakataon na makabalik sa NBA Finals sa susunod na season. Isa sa mga pinakamalaking problema ng Dallas Mavericks ng Finals ay ang kanilang 3-point shooting. Pero mawawala na ang isyong yon matapos pumirma si Klay Thompson ng 3 taong kontrata sa Mavericks sa simula ng offseason. Si Klay ay inaasahang magiging mahusay, nakasama ni Luka Doncic at Kyrie Irving sa opensa, at gumawa rin ng ilang hakbang ang Dallas para tiyakin na magiging elite ang kanilang depensa.